review at kaya ay tignan natin kung sino nga ba ang keyboard warriors ng Edo. Okay, so may sasali pa ba? Ang mga hindi makakasali, mga estudyante ng Pilipino, okay lamang manood na lamang at makinig sa ating gagawing review. Okay, so simulan na natin kasi yung iba medyo naglalag na. Yan, so in 3, 2, 1, start. Isang halimbawa ng variety ng wika na paraan ng pagsasalita ng mga kabataan sa matatanda. Ito ay tinatawag natin na Socialek. Okay, so exciting! Tingnan natin kung sino ang mga nasa ranking. At sila ay sina? Ayan, pinangungunahan ni Jem na mayroong 933 points. Okay, so ngayon tignan naman natin para sa susunod na katanungan. Ready na, Eduk student, para sa ikalawang katanungan? Ito ang wika na nabubuo dahil sa kalakalan ngunit walang formal na istruktura. Yan, kung maaalala ninyo, isang halimbawa natin dito noon ay yung mga nagbibenta o mga merchant natin na Chinese sa Binondo. Yan, tinatawag natin din siyang Pidgin. Sa ikalawang katanungan, sila ang nasa ranking. Okay, aba, si Jem ay nananatili sa unang pwesto. Sinusundan ni Akad Phil at nag-up sa 6th place o pumunta sa 6 na pwesto si Mochi na siya na ngayon ang ating highest climber sa Filipino. Magaling! Okay, so buksan naman natin ang ikatlong katanungan. Magaling, Edok student. So, ito ang paraan ng pagsasalita ng mga nakatira sa Batangas. Ayan, tinatawag natin siyang dialect. So, sa ikatlong katanungan, ang mga nasa ranking ay si... Aba! So, very good ha. Huwag niyo sasabihin yung inyong mga codename sa inyong mga kaklase ha. Mamaya na natin i-reveal ang kanilang mga pangalan. Okay, so ngayon, my dear Edok student, si Jem. Siya ngayon ay highest answer streak of 3. Ibig sabihin, sa tatlong question na ginawa natin o tatlong katanungan na ginawa natin, siya ang nakakuha ng pinakamataas na puntos. Sinusundan siya ni Nicki Minaj. Yan, na konti lamang ang points na pagitan o gap. Okay, so next tayo sa question number 4.
Natapos na ang 30 segundo. So ngayon, ito ang halimbawa ng variety ng wika na katulad ng pananalita ni na Chris Aquino at Vice Ganda. Tama kayo, ito ay ang Ijulek. Okay, so pag sinabi natin Ijulek, yung ay tatandaan nyo ay, ibig sabihin ay ako. Alright, so ang pananalita ng isang tao. So ngayon, sa ikaapat na katanungan, ang nasa ranking ay si... Yan, nanatili pa rin si Jem sa kanyang unang pwesto. At si Buzz underscore 08 naman ang ating sumusunod sa yapak. So meron siyang apat na hakbang na tinaas sa ngayon ang highest climber natin sa katanungan ito. Okay, so ngayon sa question number 5. Magaling. So, yung what's up, yo, break it down, ay isang uri ng street words. Ito rin ay bahagi ng variety ng wika na tinatawag nating sosyalek. Magaling. So, tignan naman natin sa ikalimang katanungan kung sino ang mga nangunguna. Okay, so ganun pa rin, si Jem ay nananatili sa kanyang unang pwesto na meron na siyang limang pinakamataas na mga kasagutan. Okay, so pero wag makampante, si Nicki Minaj ay nasa ikalawang pwesto pa rin at konti lang ang lamang. Next tayo, question number 6. Ayan, para naman sa tanong na ito, ito ay mga variety kung saan halimbawa ay Chabacano. Diba? Ito ay Creole. At ito nga ay tumutupay sa mga mixture ng mga language o pagkakahalo-halo ng mga dialekto sa isang lugar. Magaling. So ngayon, nasa ika-anim na katanungan, ang mga nasa ranking, ay, naku po. Pero okay lang yan, Jay. Maaari mo pa siyang habulin. So, nasa unang pwesto natin ngayon, my dear EDOC student, ay si Sha. Na mayroong 5,505 na puntos. Okay, so makikita natin, talagang lucky 5 si Sha. Pero, nag-up sa limang hakbang ulit, si Mochi, na siya ngayon ang highest climber ng ating tanong. Pumunta tayo ngayon sa ikapitong katanungan. Ayan. So, ang variety ng wika ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika ayon sa pook, lugar, kultura at iba pa. Sa ikapitong katanungan,
Si siya na ngayon ang nangunguna na mayroong 6,447 na puntos. Sinusundan ni Nicki Minaj na nag-up pa rin sa ikalawang pwesto. Si siya na ngayon ang highest answer strike natin na mayroong 7 tamang sagot. Magaling siya. Next tayo. Ang dialect na personal sa isang speaker ay tinatawag nating idiolect. Ayan. Kaya may I. Tandaan yung I. Ibig sabihin, ikaw. Halimbawa, sina Chris Aquino kanina. Ngayon, tignan natin sa ikawalong katanungan. Si siya ay nananatili pa rin na sa unang pwesto. Pero, sa tatlong magkakasunod na katanungan, si Sam Rocks o si Garfin ay back in the game. Aba, very good, Miss Garfin. Okay, so sumusunod na siya. Yan, back siya sa ating game na mayroong mga tamang kasagutan. Dako na tayo sa ikasiyam na tanong. So dito napansin ko ang mga keyboard warriors natin, nagtutunugan talaga ang kanilang mga pindot, no? Very good. So dito ang tamang kasagutan ay piging. Sa question na ito, sa tanong na ito, si siya ay nangunguna pa rin sa unang pwesto. Sino kaya siya? Ayan, mamaya siya, i-reveal ka namin. At sumunod, 3 in a row, ibig sabihin tatlo magkakasunod. Si Lavarn ay back in the game ulit. Lumalaban din siya. Next, sumunod tayo sa ika-10 katanungan. Tama. So, yung mga Chinese sa Pilipinas, ito yung tinatawag din nating variety ng pidgin. Tignan naman natin. Nangunguna pa rin si siya na may 10 tamang kasagutan. Magaling sa iyo siya. Pero, pansinin natin, may diedokso din, si Nicki Minaj at si Jem. Umaangat. Pansinin natin ang kanilang mga ranking. Baka mamaya, nasa una na sila, hindi natin masabi. Okay, so ngayon, sa 11 katanungan. Ayan, no? Alam na nila yung mga pagpapantig, magaling. So, tingnan naman natin sa tanong na ito. Si Ningning ay back sa ating laro. Nagka-comeback si Ningning. Welcome back, Ningning. Ngayon, si siya ang nangunguna pa rin na may 10,000 puntos. Magaling sa'yo siya. Next tayo.
Ang tinatawag nating variety ng wika na nalikha ng dimensyong geographical ay tinatawag nating dialect. Kaya nga meron tayong mga dialekto. Okay, so sa tanong na ito, tingnan naman natin. In fairness kay Shasha, siya pa rin ang nangunguna. Pero, pumapangalawa sa ikalawang pwesto si Jenny Kim. Ayan. At umangat din si Pinky Ann. Next tayo. Ito ang paraan ng paghahati ng salita na ibinabatay sa grapema o nakasulat na simbolo. Walang iba kundi ang pagpapantig o syllabication. Maraming salamat, ang dami ang nakakuha ng tamang sagot. Tignan naman natin kung sino ang mga nangunguna. Una pa rin si Sha at sumusunod si Marie. Si mapagmahal. Mapagmahalig. Tama na to. Okay. So, back in the game din siya. Malay natin mamaya ay umarangkada rin si Mapagmahalig. Oh, next. Ito ay pantig, hindi siya pagbabaybay. Ayan, tumutukoy sa sangsaltik ng dila o walang antalang bugso ng tinig na pagbigkas ng mga salita. Sa katanungang ito, umangat si Marie sa unang pwesto. Sinusunda ni Jenny Kim. Si Sha na kaninang nauna ay nasa ikatlong pwesto. Si Jem na nasa una na bumaba sa ikalima ay ngayon na nasa ikaapat na pwesto. Oh, hindi natin talaga malaman kung sino ang manguna hanggat hindi pa natatapos ang game na ito. Magaling, edong student. So ngayon, puntahan natin ang susunod na tanong. Variety ng wika na nade-develop sa pamamagitan ng sosyo-lasyonal at nananatili lamang sa isang tiyak na panahon. Meron na tayong keyword doon, kaya ang tamang sagot ay socialic. Tingnan naman natin kung sino ang mga nangunguna para sa game na ito. Si Marie ang nangunguna. Pero si Jem, kung makikita natin, meron pa rin siyang tatlong tamang kasagutan. Sunod-sunod na tatlong tamang sagot. Magaling ka, Jem. At sinusundan ni Jenny Kim at ni Sha. Sa 16 na tayo.
Okay, magaling. So marami pa rin ang nakakuha ng tamang sagot. Ang kambal katinig ay tinatawag din nating cluster. Para sa game na ito, nangunguna pa rin si Marie, pero konti lang ang lamang ni siya at ni Jay. Mukhang lover talaga silang tatlo. Ayan, so tignan naman natin. Sugar Baby ay meron siyang highest answer streak of 4. Ibig sabihin, meron siyang apat na tamang matataas na kasagutan. Tignan natin mamaya, baka umarangkada rin si Sugar Baby. Next tayo. Tama kayo. So, meron tayo ang rehistro ay isang variety ng wika na makikita natin sa iba't ibang larangan. Kagaya ng sa medisina, marami yan. Diba? Sa mga artista o sa mga film industry, makikita din natin ang mga salitang rehistro. So, sa tanong na ito, si Marie pa rin ang nangunguna, pero umaakyat si Jenny Kim at si Pinky Ann. Next tayo. Ayan, so, ay, mali. Teka, so nagkakaroon tayo ng technical problem. Commercial muna. So, ano ang tamang sagot dito, CD? Ito ay? Ayon, Crayole. So, medyo technical problem tayo dito. Pero tingnan natin mamaya. Meron sumagot na naka-9 pero ang tamang sagot dito ay Creole, okay? So yung mga pinaghalo-halong wika natin, halimbawa nito yung Chabacano. Okay, so pasensya na, nagkaroon tayo ng technical problem. Next tayo. Bawi na lang, bawi. Nagrereklamo si Bongbong Marcos kasi iba yung lumabas na boto. Okay. So, commercial ulit tayo mula kay Ira Galusong. Pwede pa-send ng link po. Nawala po kasi internet connection sa amin kaya na-disconnect ako. Miss Ira Galusong, pasensya na pero hindi na maibabalik ng Kahoot yung place. Okay, so once na kayo ay umalis sa game, ay sa susunod na game na lang ulit kayo makakalaro. Okay, so ngayon, mga estudyante ng komunikasyon, ang check-up, therapy, diagnosis, at mga halimbawa ng rehistro o register. Tignan natin ngayon kung sino ang mga umakyat sa pwesto. Ayan, si siya pa rin ang nasa unang pwesto. Next tayo. Thank you.
So yung salitang yorme ay isa rin siyang street word, kaya ito ay sa Socialek. Tignan natin kung sino ang mga nangunguna. Ayan, si siya pa rin ang nangunguna sa game na ito. Tingnan naman natin sa susunod. Ayan, so tama na siya. Akala ko rin na iba. Okay, so yung tinatawag natin na mula sa Pidgin, ngunit may formal na istruktura, ay tinatawag natin Kriyole. Tignan natin kung sino ang mga umarangkada sa tanong na ito. Si siya pa rin ang nangunguna. Sinusundan ni Marie at ni Jem. Next tayo. Kung mapapansin nyo, my dear EDUC student, pinag-rumble-rumble lang ang mga katanungan. Kaya ang Ijulek ay tinatawag natin na kaugnay ng personal na variety ng wika. Sa question na ito, sa tanong na ito, nanatili pa rin sa unang pwesto si Sha na mayroon ng 18,620 na puntos. Next. Okay, medyo naguluhan yung iba pero ang tamang sagot dito ay transportasyon. Hindi naman siya magkarugtong na S at Y. So binibigkas pa rin natin siya na transportasyon. Magaling. So tignan naman natin kung sino ang mga nakakuha ng tamang puntos. Ah, umarangkada si Marie na meron ng 18,825 na puntos. Ayan na si Jenny Kim, mukhang umaangat na rin. Tignan naman natin sa huling dalawang katanungan. Ayan, pag sinabi nating imam, ito ay tumutukoy sa Muslim priest. Si Marie ang nangunguna, pero si Ningning ay nakakuha na ng 11 correct answers in a row. Sa huling katanungan tayo, my dear EDUC student. Thank you.
mga sinasalita ng mga tao sa lipunan ay walang iba kundi ang Socialek. Ngayon, my dear EDOC student, tignan natin kung sino ang mga nakakuha ng tamang sagot. Huwag kayong mabahala sa kaninang puntos, ay isang katanungan lamang yon. Okay, so tignan natin kung sino-sino sila. Sa ikatlong pwesto ay si Jenny Kim. Sa ikalawang pwesto ay si Sha. At ang unang pwesto ay si Marie. Sa runner-ups natin, si Jem at si Pinky Ann. Ngayon, name reveal tayo. Sino si Pinky Ann? Ako po. Ah, ikaw yun, CD. Okay. Hindi po pwede yun, ma'am. Saglit lang, natatawa ako. Okay. So, sino yung Jem? Sino yung ating nangunguna kanina na si Jem na ngayon ay nasa ika-apat na pwesto? Ako po, ma'am. Si Miss Largo. Si Miss Largo ba to? Ah, Lagos. Ayan. So, sino naman nasa ikatlong pwesto? Si Jenny Kim? Diaz po. Wow, Koreano si Miss Diaz. Ayan. At ang ikalawang pwesto, si Sha. Sino pa siya? Si Sha. Ah, kaya pala siya. Kasi Shaira. Si Shaira May. Si Miss Organista. At ang una nating pwesto, si Marie. Sino ka, Marie? Si Michelle. Si Miss Andrade. Punitin ang sedula. Okay. So, ngayon, EDOC student, para sa ikalawang review, part ng ating review, puntahan natin ang ikalawang part ng review. Sana hindi tayo magkulang sa oras. Ayan. So, ito ay 25 question din. At ang ating game pin ay... Oops. Yes, question. Question. Protesta po yan, ma'am, kaya nagtataas ng kamay. May question ba? Miss Lagos, question? Ma'am, sa dati rin ba yun? Sa dati rin play? Ay, hindi. Sa Kahoot pa rin po. Pero ito na po ang gagamitin nating game pin. Anak, ipasok mo nga 48. Ipasok mo nga uli. 48, 68, 99. 48. Ay, ibalik natin. 48, 68, 99. Miss Lagos, may katanungan ka? Ayan, so, yung link, Ms. Galusong, punta ka sa www.kahoot.it. Wala kasi siyang link, website siya. Tapos, iba kasi yung kapag i-link na ipapasa ko sa inyo, pang-administration siya. So, yung inyo ay ibang link. Hindi ko siya ma-access. Pero www.kahoot.it siya. Ayan. So, student ng Komunikasyon sa Akademikong Pilipino,
Ayan, kung hindi man naaabutin, makukulang tayo sa oras, ikakat natin yung game. Pero makikita nyo pa rin kung sino yung mga nasa ranking. Okay, so mag-aantay pa kami ng isang minuto para sa kung sino man ang gusto pang sumali sa game na ito. Muling paalala lamang ulit, my dear EDUC student, sa mga hindi makakasali, okay lang. Alright, so pag-aralan na lamang ito, i-upload ko sa ating Brightspace at panoorin na lang ang review. Tayo magsimula na in 3, 2, and 1. Ngayon, my dear EDUC student, meron tayong 29 na mga participants dito sa inyong screen. Okay, so magsisimula na tayo sa ating game. Ayan, ang gagaling naman nila mga keyboard warriors. Ang tamang sagot ay mambabasa. Sad girl sa 1 a.m. ang nangunguna. Next. Ayan, mukhang meron pang hindi nagsasagot, kaya... Ayan, meron pang ibang mga hindi sumasagot, kaya hindi pa mabasa ng ating Kahoot. Okay, isa na lang ang hindi pa sumasagot. Ayan, so ang tamang sagot ay instrumentalities. Next. Si May ang nangunguna sa ating round na ito. Tignan naman natin sa susunod na tanong. May isa pang hindi sumasagot, meron ka na lamang, ayan. At syempre, ito ay tagapaghatid. Sumunod na tanong. Si May pa rin ang nangunguna at tingnan naman natin sa ika-apat na tanong. Thank you.
Ang ibig sabihin ng komunikatus ay ibinahagi. Sa tanong na ito, ang nangunguna ay si May pa rin. Next. Ayan. So, tama ang pitong sumagot ng tamang sagot ay modelo ng komunikasyon kung saan batay sa pinagmulan, mensahe, channel at tagatanggap ay si Berlo. Okay, na-save ka pa rin, CD. Tignan natin, si May pa rin ang nangunguna. Pero ang dami pong mga apat. Ang dami sila Unglaan, Looking for Bebe Time, Pluto at si Samrox. Ayan, next. Siyempre, ito ay tinatawag nating participants, ang mga kalahok sa komunikasyon. Sa tanong na ito, nangunguna na ngayon sila Unglaan, aba, na merong anim na tamang kasagutan. Next. Ay genre, yung pagkakaiba-iba ng pagsasalita, ay pagsasalaysay o nagtatalo sa komunikasyon. Sa tanong na ito, bumalik sa unang pwesto si May, sinusundan ni Laonglaan. Next. Ang di-verbal at di-verbal na simbolo ay binubuo ng mensahe. Ngayon, EDUC student, tingin ko meron na lamang tayong dalawang mga tanong dahil kukulangan na tayo sa oras. Tingnan natin. Si May pa rin ang nangunguna. Bakit dalawa sila Unglaan? Laonglaan na merong dash at Laonglaan na walang dash. Sila ang nasa ikalawa at ikatlong pwesto. Next. Ama, may impostor sila Unglaan. Kumbaga, merong nanggaya kay Unglaan, merong si dash at si walang dash. Yan, para sa tanong na ito, kung sino ang hindi kabilang sa kahalagahan ng komunikasyon? Siyempre, ang pagtuturo. Tingnan natin. Ang dalawang Unglaan ay nasa ikalawa at ikatlong pwesto. Unglaan na merong dash at Unglaan na walang dash.
Next, tingin ko ito ang ating huling katanungan, EDUC student. Ayan, tricky question to, talumpati, pero kung titignan natin, pag nagkayo ay talumpati, ito ay pampubliko. Maraming salamat at lahat naman, ayan, medyo naguluhan lang sa yung isa, pero lahat naman ay nakakuha ng tamang sagot. Tignan natin kung sino sila. Ay, si May ang nanguna ng ating katanungan. Tignan natin, EDUC student, i-end ko na ang game na ito. Ayan, para sa ating part 2, sa third place, si Laong Laan na walang dash. Very good. Second place, si Laong Laan na may dash. At sa unang pwesto, si May. Para sa mga runner-ups, si Taylor Swift at si Pluto. Name reveal tayo, sino si Pluto? Aba, si Miss Andrade.